Ito ang panglimang salita ni Jesucristo sa ibabaw sa krus na na-deliver ko kaninang umaga sa UCCP Bagumpay Evangelical Church. I-record ko ito dito na lang sa bahay. Sabi ng Juan 19:28, pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga upang matupad ang kasulatan, ay sinabi, nauuhaw ako. Ang ipinahihiwatig ng panlimang wika ay isang pangangailangan. Nalalaman ni Jesus ang lahat ng kaganapan at nagaganap. Narinig ito ng mga naruroon, lalong-lalo na ang mga sundalo na nakapaligid. At dahil may isang mangkok noon na puno ng maasim na alak, itinubog nila dito ang isang espungha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Ito marahil ang kaganapan ng isang salmo o isang hula sa banal na kasulatan. Sa halip na pagkain ng ako'y magutom, ang dulot sa aki mabagsik na lason, suka at di tubig ang ipinainom. Salmo Kapitulo 69, talatang 21. Itong aking lalamunay tuyong abo ang kapara, ang dila ko'y dumidikit sa bubong ng ngalangala sa alabok. Halos patay na ako ay iniwan na. Salmo Kapitulo 22, talatang 15. Pagkatapos niyang nakasabit sa krus ng maraming oras na walang mainom na tubig, ang kanyang dila ay lumalabas sa kanyang ngalangala at hindi halos makapagsalita. Upang matupad ang mga kasulatang ito, sinabi ni Jesus, nauuhaw ako. Ang mga salitang ito ay ang pinakamaiksing salawikain sa kanyang ibinigay sa krus. Sa English, ito ay dalawang salita. Ngunit sa Griego, ito ay isa lamang salita. Tamang naisalin ng dalawang salita sa English, nauuhaw ako. Tatlong mga puntos na ibahagi ko sa inyo. Una, ang pagkauhaw ni Jesus ay tanda ng kanyang pagkatao. Nauuhaw ako. Ang kanyang pagkauhaw ay nagpapakita sa atin na ang kanyang tunay na pagkatao. Inilarawan nito ang kanyang pagkakatawang tao. Siya ay ipinadala mula sa langit sa Birheng Maria at ipinanganak bilang Diyos tao mula sa kanyang sinapupunan. Natapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae. Mga taga-Galacia, Kapitulo 4, talatang 4. Siya ay si Emmanuel, ang Diyos kasama natin, ang Diyos tao. Kahit sa oras na naramdaman natin ang pagkauhaw ng kamatayan dahil sinabi niya, nauuhaw ako. Pangalawang punto, ang pagkauhaw ni Jesus ay isang tanda ng kanyang pakikipagpalit para sa mga makasalanan. Sinabi ni Jesus, nauuhaw ako dahil siya ang nagdurusang kapalit ng makasalanan.
Kinain ni Adan ang pinagbabawal na prutas gamit ng kanyang bibig. At gayon, sa kanyang bibig lumabas ang prutas na lumason sa buong sangkatauhan. Sa krus, si Jesus ay tinusok sa puso gamit ang isang sibat upang ang mga kasalanan ng ating mga puso ay mapapatawad. Nagsuot siya ng isang kuruna ng tumutusok na mga tinik upang ang mga kasalanan ng ating mga isipan ay mapatawad. Ang kanyang mga kamay ay naipako sa krus upang ang mga kasalanan ng ating magagawa gamit ang ating mga kamay ay mapapatawad. Ang kanyang mga paa ay naipako sa kahoy upang ang mga kasalanan na ating nagagawa sa paglalakad sa mga ito ay mapapatawad. At siya ay napauhaw hanggang kanyang dila at lumalabas sa kanyang ngala-ngala, teribling pagkauhaw upang gamutin ang mga kasalanan ng ating mga bibig. Kaya ang bawat kasalanan na lumabas sa iyong bibig ay mapaparusahan sa kanyang bibig. O, nakamanghang tagapagligtas, ika'y nagdusa upang kami mabuhay. Ang iyong bibig ay nagtiis ng matinding sakit sa aming lugar para ang makasalanan ng ating mga bibig mapagkakasundo, mapapatawad, at mahuhugasan sa pamagitan ng dugo na umagos mula sa iyong natuyot dumurugong labi. Nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Mga taga Roma 5:8. Pangatlong punto, si Jesus ay nauuhaw sa ating pananampalataya, pagmamahal, at sa ating paglilingkod. Lumuha si Jesus sa Juan 11:35, bunga ng kawalan ng pananampalataya ng tao sa Kanya. Lumuhang muli ang Panginoon para sa Jerusalem dahil sa pagtanggi ng mga Hudiyo sa Kanya. Kaibigat, isipin na ang Panginoong Jesus ang tumayo at tumawag sa buong sanglibutan upang magsisi at lumapit sa Kanya sang-ayon sa Matthew 11:28-30. Magsilapit kayo sa akin, kayong lahat na mga nabibigatang lubha. Ngunit ang tao ay patuloy na tumanggi, sadyang ang siya ay nauuhaw sa ating pananampalataya. Isang kwento, isang ina ang buong sikap na naghahanap buhay upang maitaguyod lamang ang pag-aaral ng kanyang anak. Matapos ang matagal na pagtitiyaga ay dumating ang pagtatapos o graduation. Ang ina ay dumalo at lumuluhang minasdan ang anak habang inaabot ang diploma. Lumapit siya upang halikan ang anak, ngunit ang anak ay nagkunwaring hindi siya kilala. Ni hindi pinansin ang ina sapagkat siya ay mukhang mahirap, sunog sa araw ang balat, at mukhang kaawa-awa. Ikinahiya niya ang kanyang ina. Nasabi natin siya ay buhong at taksil na anak. Tamang ang anak na tulad niya ay nararapat na parusahan. Ngunit, ilan sa atin ang tulad sa kanyang anak? Madalas na ganyan ang ating ginagawa sa Diyos. Tayo ay nilalang ng Diyos. Tayo ay pinagpala ng Diyos. Tayo ay pinuhay ng Diyos. Tayo ay pinagaling ng Diyos sa ating mga kasalanan. Tayo ay minahal ng Diyos. Siya ay napako sa krus para sa atin. Napakaraming tao ang tumanggi sa Panginoong Jesus. Tunay na siya ay nauuhaw sa ating pananampalataya.
Sa mga taga Roma 12:1-2, hinihingi ng Diyos na ibigay natin ang ating sarili sa paglilingkod sa Diyos. Ito ay ang ating karapat-dapat na pagsamba. Nararapat lamang na mauhaw ang Diyos sa ating paglilingkod. Kung ang tao ay marunong tumanaw ng utang na loob sa kapwa-tao, tayo pa kaya ang hindi tatanaw ng utang na loob sa Diyos? Ating paglingkuran ang Diyos sa pamamagitan ng ating panahon. Hebreo 10:25. Nararapat na paglingkuran natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pananalapi. Malakias 3:10. Matthew 23:23. Nararapat na paglilingkuran natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating impluensya. Efeso 1:20-21, Matthew 5:16. Sa kabilang dako, ipinakikita ng wikang ito ang pangangailangan at kailangan ni Hesus na dapat tugunan. Hindi ba siya ang tubig sa buhay? Bakit ang tubig na buhay ay nauuhaw? Kagaya ito ng sinabi ng isa sa mga nakabayubay sa tabi ni Hesus, kung ikaw ang Kristo o tagapagligtas, iligtas mo ang iyong sarili at iligtas mo rin kami. Nangangailangan ito ng isang pagtugon upang mapawi ang uhaw ng ating Panginoon na namatay para sa kasalanan ng daigdig. Ang kanyang uhaw ay mapapawi lamang sa pamamagitan ng ating pagsuko, pagmamahal, pananalig, pananampalataya at paglilingkod na dapat nating taglayin hanggang sa dulo ng ating buhay. Ang bawat isa sa atin ay may mga pangangailangan din at nauuhaw din sa maraming pangangailangan. At ang katugunan ay nasa kalingat pagmamahal ng buhay na tubig o ang ating Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.